Wala pa natapos ang pagbiyahe naton sa Bantayan Island, Cebu, mga kapamilya. Subong, hapitan ng souvenir shop nga ralanggit sa kilid sang Ila Plaza. Hapitan taman ang ugahan sa Bantayan Public Market. Isa nila kaprodukto di sa Bantayan na mo ang mga dried fish or squid, dried squid. So damo, nandi sila kag barato, di lang mga uga. Ang ginagawa, tocino bones. Kini. Pistapa, kining ginagawa, pistapa. Manaya, upa na niyo, unod. So, ini, nadala niyo man yung sa, no, sa Cebu. Diyan sa Bantayan lang, ubos na. Kagiblo at mong kita ni Frederick Te, na owner sa Jots and Journeys Travel Center, sa isa ka eat all you can. 245, may 40 courses na sila na food dali sa Bantayan. Panawa, may crabs, sweet and sour, sa taas, may crispy pata. So, pwede magpag-grill. Kasama na yun sa 245. Yum, yum, yum! Dari kami makaon. Kayo, 245. Pwede kakaon, hasta buwas? Dali 24 hours na kain. Ha? Wala alaysan. Dali lang, pakilala ko sa inyo si Kitty Shi, na isa ka Chinese tourist na nanamian na sa Bantayan Island, Cebu. Not so many Chinese came to Bantayan. Mm-hmm. But I found two came here. But so, you love it. Yes, they really love it. If there's a chance that you're gonna going back here. I will go back again. I'll tell you that's good. Buas, tilawan tang horseback riding by the sea. Ako si Rusty Ramos, ang patayon yung upod sa pagbiyahe.